Naglalakad tayo ngayon dito sa ano, sa Along Paliparan to Isim Molino. So, dadayuhin natin yung ano, yung masarap na gutuhan dito, bagong tayo. Dito sa may ano, sa may barangay ano, sa may Salawag. So, balibalita na masarap daw yung guto rito, kaya tatry natin. Yung mga nagluluto kasi rito, mga ano, Kapangpangan saka Ilocano. So, masarap daw sila magluto. Dito kasi dati ano, yung parang talahiban lang. Pero ngayon pinaganda na dito sa Dasma. So, puntahan natin. Makita ako sa inyo. Ito dati yung appliances na nagsarado na ngayon. Hindi ko alam kung nagsarado o hinihintay nilang lumakas lang. Tapos sa una-unahan ito, kalapit ng gutuhan, yung mga kubo na binibinta. Siguro mga mura lang to. Pagkalipas ng kubo rito, may mga tinda na rito ng saging, tapos mayroong mga buko. At yung gutuhan nga pala dito sa may tapat na dating Bill Burger, sa may kantuhan yung maraming nagja-jogging. So punta lang kayo dito sa may ano, tapat ng Bill Burger dati, sa may pinagja-joggingan. Tapos andito yung gutuhan, papasok lang kayo dito sa eskinitang ito. Hindi naman eskinita, sa may harapan na ito. So tara! Wala pa pong guto. Anong oras? Alas 3 pa. Ayan, nandito tayo ngayon sa ano, sa bagong Tapsilogan at so wala pa raw guto ngayon. Bali alas 3 daw yung ano nila, yung serving ng guto. Mga order ngayon dito mga ano, mga Tapsilog lang sa mga short order. Pero yung guto na sinasabi nila wala pa. So babalik na lang tayo mamaya alas 3. Ayan, nag-order lang tayo ng ano, dinuguan saka rice. Kasi not available yung ano, yung kanina. Guto. Sa ibang araw na natin susubukan tingnan. Siniluluto para. Ito nga, tinikman na natin yung dinuguan. Sobrang, ano siya, masarap yung lasa niya. Tapos yung kanyang asim, sakto lang. Tapos yung creamy. Tapos yung sabaw niya, talagang masarap din siya. Pero hindi ganun sa lasa sa, ano, sa keso na kinagis na namin. Kaso nga lang dito yung laman, hindi natin masyadong nagustuhan kasi puro taba yung nakalagay sa dinuguan. So hindi ko alam kung sa ibang luto nila kung ganun talaga na puro taba yung ginagamit nila. Kasi sa amin sa Quezon, ano, taba na konti, tapos bituka, tapos laman. May kumakain dito, medyo maingay yung mga galing sa pagsusumba. Saktong tapos natin kumain, biglang nagsabi na may guto na, yun kaluluto lang, kaya nagpa-take out tayo. Sige, bulaklak. Good morning mga kapapi. So, ito tayo, naka-prepare na yung ating bulaklak na guto. Saka may dalawa tayong tinapay. So, ininit natin siya. Kasi tinake out natin kahapon kasi nga not available siya. Tapos nung pagkatapos natin kumain tayo ng dinuguan sa kanin. Tapos yung masarap na sabaw. Ngayon, pagkatapos natin kumain, available na yung guto. Ginawa natin, tinake out natin. So, ito, tinake out natin at mainit siya. So, yung guto nila, ganito. Talagang, ano, yung kanin, sobrang lapot. Yan. Parang malangkit siya. Sarap. Yung kanyang lahok, bulaklak. Ang pamilihan doon, bulaklak o puso, papamiliin ka. Yung bulaklak nila, laki.
Ayun, ginupit-gupit. Halos puro laman na yung guto ko. So, titikman natin yung kanin. Sarap niya. Parang ano siya, yung hindi naman siya malagkit siya, pero hindi naman siya malagkit. Parang bagong ani na kanin. Tapos yung guto. Tikman natin yung guto. Tikman natin yung, ano, yung laman. Ito yung bulaklak. Bulaklak ng baka. Lambot. Legit. Talagang ano. Yung laman loob ng baka, yung bulaklak. Ito yun. Sobrang, kaya pala binabalik-balikan doon, sobrang sarap. Lambot yung ano, yung pagkakakulo sa kanya sa ano, sa laman. Hindi katulad ng iba ng balansa. Ito, sarap. So, kainin natin. So, meron tayo dito ng tinapay na dalawa. Pang-uulam natin yung tinapay. Tara, kainin natin. So, daming laman. Ayan. Bakal laman, oh. Ito, ginupit-gupit na to. Malaking ano to, bulaklak ng baka. Yan, yung laman loob ng baka. Lambot talaga, parang natutunaw siya sa ano, dila. Harap. Lapit ako sa inyo para makita niyo yung subo ko. Ito yung ulaman natin ito, yung putok. Yan. Ito putok, saan ito sa Quezon? Pasalubong ng tiyo ko pag nauwi siya sa season, pasalubong siyang putok. Saka yung tinapay na ano, yung parang munay. Pero matagal na kasing gusto kong kumain doon sa ano, sa gutuhan na yun. Kasi ano, pagdadaan ako doon, dami talaga ng tao, dami na nadaan doon, lalo yung mga ano, kagaling sa trabaho. Maguguto doon, tapos magpapares. Talagang ano siya, malambot yung karni niya. Tapos yung kanin niya, yung ginamit na kanin, parang hindi ko alam kung malagkit o ano. Maliliit siya na bigas na ano. Parang ano, malapot na, parang bagong ani. Yan o. Pwede to sa ano, yung mga senior na rin na walang ngipin. Nahirap ang tumunaw ng pagkain. Lambot ng karne niya. Yung mga nagsusumba nga sa ano, sa district, mga kababaihan. Pagkatapos nila magsumba, mga alas 7 ang dami doon. Kagabi, kahapon. Nung kahapon nga ng gabi. Kahapon ng gabi, sula ako doon sa lamisa. Ang order ko ay ano, yung dinuguan. Tapos kanin. Ang dami lang nag ano nagsumba. Yun, may nakalapit ako doon na dalawa. Doon daw sila lagi kumakain pag nagsumba. Ay ko nai. Kailangan talaga bawas-bawasan mo yung kain ng ano, yung to bulaklak o kaya yung laman ng guto. Nagtanggal ka ng kolesterol pero pag kumain ka nito, dagdag kolesterol din pag lagi-lagi. Ang tawahan nila. Sarap. Masarap tong kainin lalo pag nandun kasi doon meron doon kompletong ano yung setup ng lamisa, parang kitang-kita mo talaga ambience na nasa ano kagutuhan. Eh wala. Kumain tayo ng ano kagabi, dinuguan. Yung dinuguan doon kagabi, kaso nga lang dinuguan, ang pinakang comment ko doon, negative comment, puro siya taba. Iwan ko lang kasi kung gano'n ang klase ng dinuguan sa lugar nila, sa Pangasinan, yung mga Ilocano. Pero sa amin kasi sa Quezon, minsan ano yung laman ng baboy, tapos may halo siya na laman loob. Pero doon yung in-order ko, hindi ko naubos. Kasi nga puro taba siya. Pero ang pilakang kilala talaga doon ito, ang guto. Sarap. Pwede rin itong ano, sinala. Pwede yung saw-saw din ito. May tinda rin sila doon, ano, yung puto. Tapos mga ano, yung mga sisling. Yung mga combo bag breakfast. Ang tawag dito, yung maitlog. Maitlog, may kasama na ano, fried rice. Mga tapsilog, yun. Mga lug. Kain tayo.
Dito ko na to. Lambot talaga, promise. Lambot to. Saka napansin ko yung pakuluan nila doon. Malaking kaldero talaga. Siguro magdamag na nila pinapakuluan yung mga laman loob. Ah. Ah pala mga kapapi yung ano. Yung price nito. Mura-mura. Kasi yung price nito isang order mo 35, may laman na siya. 35 pesos. Kaya yung mga empleyado o mga gustong kumain doon, so hindi masyadong mabigat sa bulsa. Kumpara sa isang mall na lugaw, maglulugaw ka tapos yung laman niya konti lang. Ito talaga ano. Lasan-lasa, hindi tinipid sa regalo. Oh, daming laman. Maganda rin ito pag ano, yung halimbawa nagmamadali kayo. Yung medyo wala ng oras magluto, yung kakainin nyo to. Yung mga nagtatrabaho. Gutom na gutom. Kisa mag noodles o kaya pasit canton. So dito na may rice pa. Pwede din man yung walang laman, pwede rin yung may laman. Siyempre pag lagi may laman yung order, naka high blood din to kasi ano eh. Cholesterol din yung laman loob ng baka. Dalawa siguro maubos mo. So, tama na. Okay na. Tinapay pa lang busog niya. Hindi naman ako mahilig sa guto kaso nga lang usap-usapan dun kasi sa ano, sa daan ng Kusagit. Kumbaga naghihintay kami na shuttle. Sabi, daming ano dun, mga tinda na sa gilid na ano, yung dating Billburger. So, kaya pala pag dadaan ako dami tao. So, tingnan ko, kala kong ano lang, resto. Kasi may mga ilaw-ilaw yung kanyang ano, yung mga lamisa. Saka bubong. Yung pala, ano siya, gutuhan, saka mga sisling, tapos mga tapsilog. Ubus na. I-rate ko siya. 100 talaga siya. Sa lasa, saka sa lambot, sulit na sulit talaga. Saka malinis yung kanilang area, saka yung mga nagluluto talagang titingnan ko yung kusina, malinis. Yun lang, hanggang sa muling vlog, salamat. God bless.